Good day and welcome po sa panibago na namang episode ng Greenyard TV. And para sa vlog natin for today, ang ipi-feature naman po nating mga halaman ay yung tinatawag na damp cane or kilala rin sa tawag na Diefenbachia. So isi-share ko po sa inyo yung mga natutunan ko when it comes sa pag-aalaga ng halaman na to at pati na rin po yung propagation. So itatakel din natin later on yung propagation. And before we start sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And paki-hit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit our Facebook and Instagram page, Greenyard PH. Nakapost po doon ang lahat ng available at for sale namin ng mga halaman. And doon po sa gustong bumisita sa aming garden, nakalagay po sa description box yung address nitong garden namin. So ang mga Diefenbachia or yung tinatawag natin na damp cane, ang kadalasan sa mga varieties ng dahon na meron sila is pahaba o kaya naman ovate or oval yung shape ng dahon nila. And yung color ng dahon nila, naglalaro lang siya sa green, sa cream, at saka sa puti. And yung mga mature talaga nito, lalo na pagka nasa natural habitat nila, lumalaki sila hanggang 10 feet at pagkatapos yung dahon nila is lumalaki naman hanggang 20 inches. Pero kung halimbawa ang gagawin nyo siya na indoor plant, hindi naman siya lalaki ng ganung kalaki dahil na rin syempre hindi naman or magkaiba naman yung environment niya doon sa natural habitat niya at saka doon sa loob ng bahay. Kung halimbawa gagawin nyo siyang indoor plant, okay lang yun kasi hindi naman siya masyadong maglalaki. I-discuss naman po natin ngayon yung mga tamang pag-aalaga o kung saan ba gaganda yung mga Diefenbachia. Unahin na po natin yung light requirement. When it comes sa light requirement, yung adaptability nito sa light na nakukuha nila is talagang malawak. Malawak yung range. Pwede nyo siyang ilagay sa kaya niyang itolerate yung medium, yung low, and even yung bright but indirect sunlight. Avoid lang natin na siya ay mapalagay sa direct sunlight dahil talagang masisira at masusunog yung dahon niya. Katulad na lang ng nangyari dito sa isang to. So yan, ito kasi naiwan sa labas. Kaya yan, ito. Kung mapapansin nyo, nasunog talaga yung dahon niya. Napabayaan siya sa labas, tinamaan siya ng direct sunlight. Ayan, nasira at napabayaan yung dahon niya. So yun lang naman yung dapat nating i-avoid. And kahit ilagay niyo siya sa medium light, wala namang magiging problema kasi kaya niya namang i-tolerate yun. Yun nga lang, medyo babagal yung paglaki niya kumpara mo doon sa mga Diefenbachia ninyo na mas nakakakuha ng mas maraming light. At saka hindi rin masyadong maglalaki yung dahon niya. At saka isa pa, lalo na kung halimbawa variegated yung Diefenbachia ninyo or may variegation yung Diefenbachia ninyo, hindi masyadong lulutang or lilitaw yung ganda ng variegation niya dahil naandun siya sa low light. Halimbawa, kunyari na lang itong Tropic Marian yung meron kayo. So kita naman natin yung ganda ng dahon niya and hindi siya lalabas, hindi lalabas yung pagkaganda ng variegation niya kapag low light. So preferably mas maganda pa rin na ilagay siya sa medium hanggang bright but indirect sunlight. And kung halimbawa din po na nasa loob siya ng bahay, make sure or huwag niyo pong kakalimutan na kahit once a week ay iikot natin or i-rotate natin yung halaman. Lalo na kung halimbawa nakasandig siya sa pader or nasa may wall siya. Kasi ang mangyayari po niyan is yung mga dahon niya ay doon haharap lahat or haharap sila lahat doon sa portion or sa spot, sa area kung saan sila nakakakuha ng enough light. Katulad na lang na itong mga halaman na to. Ito kasi ay nakalagay doon sa aming parang greenhouse which is talagang maliwanag sa taas yung halaman. So balance at saka well-rounded yung halaman. So nakapalibot or hindi nasa isang direction lamang yung dahon nila. Doon, hindi sila haharap doon sa isang direction lamang. So yun yung kailangan nating i-avoid. Kaya make sure na nairo-rotate natin yung halaman natin or yung Diefenbachia natin kapag halimbawang hindi lahat ng portion ng halaman ay nakakatanggap ng liwanag. And when it comes naman sa temperature na kailangan itong mga Diefenbachia, so hindi tayo mahihirapan kasi syempre nandito tayo, tropical country tayo, yun yung climate natin and sila ay mga tropical plants. So lahat ng mga tropical plants
saktong-sakto dito sa klima na meron tayo dito. Kasi yun yung kadalasan or katulad ng environment or malapit sa environment na meron sila. So ang gusto lamang nila is yun nga, warm and humid environment. So if mapuprovide nyo yun sa kanya, magta-thrive at magta-thrive siya. Avoid natin na ilagay siya sa mga room na may air conditioning dahil yun yung ayaw niya. Hindi siya magta-thrive kung halimbawang naandoon siya sa lugar na may air conditioning. Kasi ano yun, mapapansin nyo naman yun, magdo-drop yung dahon niya or babagsak yung dahon niya. Ibig sabihin lang noon, hindi sapat yung warm at saka humidity na meron doon sa lugar na yun. So ang gawin natin is ilagay nyo siya or ilipat nyo na kagad siya sa isang spot or sa isang area kung saan mas may makukuha siyang liwanag at hindi siya tatamaan ng malamig na hangin. And when it comes naman po sa watering ng halaman na ito, make sure po na laging moist yung soil pero hindi po yung soaking wet. Magkaiba po kasi yung moist lang at saka doon sa basang-basa. So, manonotice nyo naman po na nag-a-underwater kayo kapag yung mga under o yung mga dahon sa ilalim niya ay unti-unting nanilaw at yun ay unti-unting na ring mamamatay. So yun po yung isang sign na kayo ay nag-a-underwater na. Kaya make sure po na hindi matutuyo yung soil niya para maiwasan yung pagkakaroon ng paninilaw ng dahon sa ilalim. Kaya po pag nagdilig kayo, lagi nyo pong titingnan kung halimbawang slightly dry na yung soil in between watering. So yun po yung isang palatandaan ninyo na pwede na kayong magdilig or pwede nyo nang diligan yung mga damkey ninyo. And by the way nga po pala, may nagtatanong or marami yung nagtatanong na halimbawa ba nagkaroon ng dilaw na dahon na yung halaman namin. Hindi lang po sa defend bakya or kahit sa ibang halaman. So pwede ko na ba siyang gupitin? So para sa akin po, mas maganda siguro kung hindi nyo muna siya gugupitin. Kasi eventually naman po, intayin nyo na yung ilang araw pa kasi mapapansin nyo naman yun na madali na siyang bunutin. So intayin nyo na lang po yung pagkakataon na yun na unti-unti siyang parang kumalas na mismo dun sa halaman. Tsaka nyo po siya bunutin na ng buo na kasama na yung tangkay niya. Kasi pagka po ginupit natin siya, nabaw ginupit pa natin yung dahon na yon, maiiwan pa yung stem and magkakasugat pa yung halaman na maaaring mag-attract ng mga fungus at saka bakterya doon sa halaman. So yun po yung gusto nating i-avoid or iwasan para na rin mas maging healthy yung halaman natin. Kaya iniiwasan yung paggugupit. Kaya mas maganda pa rin kung halimbawa loose na every time naman pwede nyo siyang i-check. So pwede nyo na siyang bunutin, sasama naman yon. Hindi nyo na po kailangang hukayin or gupitin pa yung dahon na yon. And take note din nga po pala, kung halimbawang yung mga diefenbachia ninyo ay meron kayo sa malaking lalagyan and meron din kayo sa maliit na lalagyan katulad na lamang nito. So, mas magiging madalas po, syempre, yung pagdidilig nyo dito sa mga mas maliliit. Kasi yung mga mas nasa nakalagay sa mas maliliit na lalagyan, yun yung mas kokonti yung soil. Compare mo dito sa nasa malalaking nursery pot or malalaking paso, mas madami yung soil kaya mas madaling matuyo yung mga nasa maliliit na lalagyanan. So yun po. And yun nga, i-check nyo lang palagi pa rin kung halimbawa na slightly dry na yung soil niya bago nyo siya diligan. And when it comes naman po sa fertilizer o paglalagay ng fertilizer, ang ilalagay po natin sa kanila is complete liquid fertilizer. And mas gusto nila, mas maganda, mas makakatulong sa kanila kung mas madalas nyo siyang lalagyan ng fertilizer. Especially na lang doon sa mga plant nyo na halimbawa bagong propagate nyo pa lang or yung maliliit pa, tapos lalo na kung nakikita nyo may mga bago silang possible na dahon, so maganda silang lagyan ng fertilizer kasi yung mga ganitong diefenbachia, yung maliliit pa lamang, hindi pa rin kasi established yung ugat nila, so makakatulong sa kanila kung i-feed natin sila madalas ng may fertilizer para mas ma-establish yung root na meron sila or yung ugat nila. And kung halimbawa po, hindi naman sinabi na pagka madalas is araw-araw, pero kung halimbawa mas madalas yung pagpe-fertilizer nyo sa kanila compare mo dun sa ibang halaman, halimbawa madalas siya, make sure naman po na konti lang yung amount ng fertilizer na inia-apply nyo sa kanya para hindi naman po tayo mag-over sa fertilizer para maiwasan yung pagpamumuo ng salt doon sa soil niya at saka magpagkakaroon ng mga mineral buildup kasi maaari rin pong maka-apekto sa halaman yon. So manonotice nyo naman na over yung fertilizer na nailalagay nyo sa kanya pagka nagsimulang mangulubot or mag-wavy yung edges ng dahon ng mga diefenbachia ninyo. And when it comes naman po sa soil requirement ng mga diefenbachia, yung mga well-drained potting soil po yung perfect para sa kanila. And kung halimbawa po, mas maganda po,
kung malalagyan nyo sa kanila or magkakaroon kayo or sasamahan nyo yung mixture ng well-drained potting soil ng coco peat or peat moss, kasi yun yung mas gusto o mas prefer ng mga Diefenbachia. So iwasan lang po natin talaga yung paggamit ng mga soggy soil kasi ayaw nila talaga ng naiipunan or natitigilan ng tubig dahil maaari silang mag-suffer sa root rot. At makakatulong din po sa kanila kung halimbawa lalagyan nyo yung inyong soil mixture ng pumice or ng perlite. So yun ay makakatulong para makapenetrate yung air at water doon sa loob ng soil, which is kailangan ng mga roots, at mas makakatulong sa kanila para makapagpaganda ng mismong halaman. At isa pa po nating tatandaan, puntahan po naman natin yung toxicity nito. Kasi ito pong toxicity or itong mga damkain ay poisonous. So poisonous siya in a way na kapag nakain po. So make sure na kung halimbawa meron kayong alagang mga hayop at saka may mga children sa loob ng bahay ninyo, ilagay niyo po siya doon sa spot na hindi siya malilikot or hindi siya basta-basta mahahawakan, para na rin maging safe sa mga children at sa mga pets ninyo kung halimbawa nagchuchu sila ng mga kung ano man yung madampot nila, yon para ma-prevent yung ganung ano. Kasi kung halimbawa hahawakan lang naman, okay lang naman yon, pero make sure pa rin ugaliin pa rin natin na mag-ugas ng kamay, kasi ito pong mga damkain ay may mga sap sa dahon at saka pati na rin doon sa tangka. Yun po yung nakakalason. So although hindi siya visible doon sa naked eye, pero yun yung maaaring kumapit sa mga kamay ninyo. Kaya make sure na kapag hinawakan nyo siya ay mag-uugas pa rin tayo ng kamay, lalo na kung halimbawa para maiwasan yung skin irritation, lalo na kung halimbawa na yung mga skin ninyo ay talagang sensitive. At kung sino man yung halimbawa makakakain nito ay makakaranas ng parang burning sensation doon sa bibig nila. At saka based sa nabasa ko ha, talagang pansamantala hindi ka daw makakapagsalita. Pero yung toxicity level nito, hindi naman talagang sasabihin mo na life-threatening. Pansamantala lang naman yung mararanasan ninyong halimbawa irritation or kaya yung burning sensation at saka yung hindi nyo pagsasalita. Is pansamantala lang naman po lahat yon. So pumunta naman po tayo ngayon doon sa propagation. May tatlong method tayong pwedeng gawin kung halimbawa ang gusto natin mag-propagate ng mga damkain. So una yung soil propagation. So yun yung cuttings. So gagawa tayo nito ng magkakat tayo ng mga portion ng damkain at itatanim natin. And then pwede rin yung water propagation. At saka isa pa, yung tinatawag naman na root dividing. Ngayon, ang gagawin natin is yung soil propagation. So, ito naman yung damkain na ipopropagate natin. So, ang mga damkain kasi humahaba tong yung tangkay nila na to. So, ito yung ipinopropagate. Ito yung kinakat. And make sure lang na mayan, makikita nyo naman yan. Ito, may mga mata siya. So, yan kasing mga mata na yan, yun yung kailangan natin. Or dyan sisibol, yung mga panibagong dahon. So, yun yung kailangan, pagka nag-cut kayo, kailangan may kasamang ganito. Ayan, yung mga mata-mata. And didepende na lamang doon sa damkain na meron kayo kung gaano nakalaki, kung gaano kadami yung makakat ninyo. Katulad nito, medyo maiksi pa siya. So yan, wala pa siyang isang dangkal. So siguro makakakuha tayo ng mga dalawa. And then iiwanan na rin natin tong may ugat na to. Itatanim ulit natin siya. Tapos kukunin lang natin yung portion na yan para itanim or para ipropagate natin. So kung mapapansin nyo, ito yung kahabaan noong kanyang tangkay. So ito yung hahati-hatiin naman natin para itanim. At make sure lamang na may makikita kayong yan, katulad nito, yan, natakluban lang ng putik. May mga mata siya. So kailangan bawat ikakat ninyong portion ay may mga mata, tsaka as much as possible mahaba. So depende na lamang kung gaano nakalaki yung damkain ninyo, saan kukuha or makakat ninyo na pwede nyong ipropagate. And pagdating naman dun sa water propagation, meron kasing ginagawa na halimbawa, pwede rin kayong kumat din kasi dito. Halimbawa ito, yan, kakat kayo ng, make sure lamang na yung ikakat ninyo ay at least hanggang tatlong dahon, kasi mas malaki yung chance na mabuhay siya kung halimbawa tatlong dahon or pataas, mas maraming dahon yung ikakat ninyo. Pwede nyo siyang ikat, halimbawa isasagad nyo lang siya hanggang dito. So yan, make sure na pag kinat nyo siya, isasagad nyo dito and then kukunin nyo tong portion na to at pwedeng ito yung i-water propagate ninyo or ibabad ninyo sa tubig. So yan, hanggang sa magkaugat sila and eventually yun yung ililipat nyo or ilalagay nyo doon sa soil. So yan, yan, kailangan lang isagad natin hanggang dito, pero yun, ingatan nyo lang para hindi makadamay itong mga dahon na to. So yan, ito yung bago kasi niyang sibol.
So ayan, ikakat lang natin dito. And then ito, pwede na natin siya ulit itanim. Pwede rin natin kunin to para nga dun sa water propagation. And then the rest, matitira, itatanim natin ulit sa panibagong pot. And then ito, ayan, so maliliit lang yung makukuha natin. Pumiraso tayo ng ganito kalaki. So kung mapapansin nyo, ang kagandahan sa kanya, meron na siyang ugat na kasama. Kasi ito, nakalubog siya sa lupa na rin eh. Kaya nga hindi siya masyadong lutang or hindi pa siya masyadong litaw. Pero itong kasing mga damkin, tumataas talaga itong ganito nila. And yung mga portion na mataas at saka walang ugat, so pwede nyo rin siyang ikat. Basta make sure nga lang na meron kayong makikitang mga mata na ganyan. So yun yung itatanim naman natin. And ito, pwede pa siguro natin itong ikat ng isa pa. So ayan, meron siyang dakta. Make sure lamang na kung halimbawa sensitive yung skin ninyo, ay gumamit kayo ng gloves. O kaya naman, kung halimbawa walang gloves, mag-ugas din kagad ng kamay after nyong mag-cut ng mga ganito. So ito naman yung itatanim natin. Ang isang tatandaan nyo nga po pala, pagka itatanim nyo na itong mga kinat ninyo, ay tatandaan nyo kung alin yung portion na pababa at kung alin yung pataas. Kasi pagka halimbawa nabaligtad siya, hindi siya sisibol or hindi siya tutubo. Dahil dito nga siya, kumbaga parang pataas dapat yung dahon na yon o yung sisibol sa kanya. Kaya wag nyo nga hayaan na mabaligtad siya. Tapos ang pagtatanim niya, ilulubog nyo lang yung, kung halimbawa kung gaano man kalaki yung meron kayo, yung kalahati. So meron din siyang nakaangat, meron din siyang nakalutang na portion. So hindi lahat nakalubog. So ito yung soil propagation na tinatawag, and maghihintay kayo ng siguro 1 to 2 months bago siya magkaroon ng sibol, bago siya tubuan ng panibago. Mas maganda kung halimbawa, katapos yung itanim, ilalagay nyo siya sa isang lugar kung saan makakakuha siya ng bright but indirect sunlight. Itong isa, isinali na natin. Dito natin, kinat na, ito yung kinat natin. So, isinali na natin siya sa panibagong lalagyan niya. Ayan, sa timba. And ito naman yung example ng mga Diefenbachia or damkin na napropagate na namin. Dalawang klase ito. Ito yung isa. So, ito. Ayan, ito yung mga nauna naming propagation. So ayan, medyo mas malaki kapal itong pinakatangkay niya na napropagate namin kasi malaki na yung damkin na yun eh. And ayan, ito na yung bagong sibol niya. So doon siya sumibol, sa katulad na sinasabi ko sa inyo, yung may mata na portion, doon sisibol yung panibagong damkin na tutubo. And dito naman sa isang to, ito naman ay Tropic Marian. So may ilang piraso na rin tayong napasibol. Ayan, nakatindig din or patayo din yung ginawa natin, and doon sumibol yung ano niya, yung bagong tubo niyang mga dahon sa may mata na yon. And meron pa tayo dito, ito pa yung isang bago at saka ito pa yung isa, at meron din dito sa gilid, ito naman yung isa sa gilid. Ayan. So yan, etong isang to, medyo malaki na siya. Mas malaki na yung inilaki niya. So itong mga ito, itong mga na-propagate namin na to, nakalagay siya sa shaded. Pero meron siya o tinatamaan siya ng bright but indirect sunlight. Importante yun sa kanila. Huwag niyong hahayaan na matuyo yung soil niya, yung mga na-propagate ninyo. Huwag niyong hahayaan na matuyo yung soil niya. Laging moist, pero hindi soaking wet. Or hindi basang-basa yung lupa niya. And at saka nga pala, kung halimbawang wet naman or basa naman yung katulad ng ginamit ko kanina, etong lupa na to is basa talaga. So kasi nabasa ng ulan at saka yun nga, medyo ano na siya talaga, mabigat na. Pwede po munang hindi nyo muna diligin yung inyong mga Diefenbachia. Kasi ano naman eh, basa naman yung soil niya, and papanatilihin nyo siguro mga isang buwan, laging moist yung soil niya, and then makikita ninyo naman kung halimbawa may possible na. So yun, huwag nyo hahayaan na tamaan ng direct sunlight kasi
masusunog at masisira yung dahon niya. Sayang naman kasi bago pa lang siya eh. Kumbaga yun yung mga bagong dahon niya and then nasunog kagad. So sa shaded lang, nakakakuha ng bright but indirect sunlight, yun yung mas maganda or maganda talaga para sa kanila dun sa mga pinropagate ninyo. So yun lamang po, and I hope makatulong ang video na to sa mga viewers natin na gustong mag-alaga or dun sa mga may alaga ng Diefenbachia or Damkain, at dun sa mga gustong magparami at magpropagate ng kanilang mga alagang Damkain. And again, huwag niyo po kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And paki-visit po ang aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH. Nakapost po doon ang lahat ng available at for sale po namin ng mga halaman. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV, and thank you for watching.